Noong February 15, 2021 sa Tipas, Taguig City, may nangyaring pagtatanim. Wala namang bukid, wala ring magsasaka. Ang meron, pulis. Ano ba 'to? Bagto 'yan. Ha? Bagto 'yan. Damitan ko 'yan diyan. Parang nag-search na kayo dyan kanina. Nag-search yan kanina si Sir Jen eh. Pinantanggal niya yan dyan. Hindi namin. Huwag sir. Meron nga. O wala yung ano mo dyan. Ito yung baril ko. Meron. Hindi namin nilabas to kanina. Kaya pala kanina. Huwag po ganon. Hoy, inulit niyo yan kanina. Ang Taguig City ay isa sa mga pinaka-progresibong siyudad sa bansa. Sabi nga ng ilan, comparable ito sa city-state ng Singapore sa cleanliness, peace and order, at commercial investments na makikita sa mga nagtataasang gusali. Pero kasabay ng pagdami ng nagtataasang gusali sa Taguig, tumataas din ang bilang ng isa pang industriya. Courtesy of the police, ang planting of evidence. Dumulog sa isubong mo kay Tulfo si Dalia, not her real name, ang kanyang isinusumbog na plantito at plantitang pulis. So what else is new? Walang bago, lumang tugtugin, sabi ni Dalia. Inaresto ng mga pulis ang Mr. niyang si John Mike sa bisa ng ebidensyang sila naman ang nagtanim. Gaya ni Rosaline Puyamon, si JM ay isang karaniwang tao. Tindero siya ng prutas sa Taguig. Dati siyang delivery rider, ngunit na layoff. Dahil ang tiyuhin ng kanyang misis na si Dalia ay may fruit stand, umi-extra-extra siya dito. Walang reklamo si John Mark sa trabaho. Tagalinis, driver, bantay sa fruit stand. Hirap na nga sila sa buhay, lalo pang pinaghirap. Isinangkot ng mga pulis si John Mark sa operasyon ng Taguig Substation 5 noong February 15, 2021 sa isang di umano'y pamamaril. Tapos, yun, namuwi na yung isama ko. Tapos, bandang by 12, doon po kumakain nga daw sila. Pagdating po nga maraming pang pagkain doon sa ano, sa lamesa, nagkakagulo. Yung pagdating ko may poses po yung asawa ko. Tapos may maraming mga pulis. Ilan silang pulis? Ano po sila? Mga ani sila. Pinasok po nila ang kwento po ng asawa ko tsaka ng mga ano ko, pamilya ko na kumakain po sila. May po pumasok na isang sibilyan. Kasi nakabukas po yung pinto namin. May biglang pumasok kasi pinutukan ito pa daw si ano. Tapos saka na lang po ng ano, inusasan niya na tapos mayaman. Agad-agad? Opo, inugid agad po. Nang walang warrant of arrest? Wala po. Hindi pa that time nasabi o nabanggit na may hindi search warrant? Po. Hindi po. Basta-basta na lang nila pinasasan? Opo. Nakasibilyan po siya. Ikaw ba si Mark Joseph? Apo. Kapasahin po. Search warrant number mo. Pasok po. Search warrant number 2021-003 for violation of section 28 Republic Act 10591, unlawful execution or possession of firearms and ammunition. Nagalit po ako nung pagkadating ko na bakit pinasasan nila yung asawa ko kasi nga hindi naman wanted yung asawa ko tsaka wala silang warrant to bars para pusasan na i-search warrant lang naman tsaka sabi ko hindi niyo pa binabasa yung search warrant niyo tsaka hindi naman po kayo kilala. Pag sinerve niyo yung search warrant, is it mandatory na nakaposas yung tao? Or hindi pa dahil hindi naman warrant of arrest yun? Hindi po. Kasi ang search warrant po is hindi po sa tao. Mm-hmm. Ang search warrant po is illegal contraband.
Yes, po. Yung in-apply mo eh. Kapag na-recover mo na yun, arestado na siya, ma'am. Mm-hmm. That's the time pa lang, sir. Tao, kunyari, yung asawa lang nandun, di po ba? Pero kailangan mo ni-effect yun. Yes, kailangan po. Kailangan mong i-serve yun. Implement po yun. Mm-hmm. Kailangan mo i-implement kasi hindi naman po yung taong ano eh. Yung area mismo ang kailangan mong i-search. Apo, apo. And then yung illegal contraband na hinahanap mo doon kasi very specified yung search warrant. Kunyari, baril, baril lang hahanapin mo roon. Nakiusap si Dalia na huwag nang posasan si John Mark at himala, pumayag ang mga pulis. Pero kahit na Kuya Mon, obvious naman, maling-mali ang diskarte ng mga pulis. May isa pang himala, pumayag ang mga pulis na kapkapan sila bago maghalughog sa bahay. Bakit naman kami magtatanim ng baril dito kung may mga bata, delikado sa bata yan. Diyan ay, sinusundan lang namin yung report doon, ha? Opo. Maraming walang problema, ginagawa lang namin yung kinagutos ni Jan. Okay lang po. Sinutos niya doon, maghalubog kami dito sa loob ng bahay. Opo, wala po. Daw, baril, sinatago yung asawa niyo. Wala po. Sige po, okay lang po. Ha? Okay lang po yun. May baliw na kasi yung kapitbahay namin eh. Si yung ano po, kapatid ni Sir Moore, ni Mori. Gusto kasi makapamera sa amin. Sa aso po. Iyon ang agad na pumasok sa isip ni Dalia. Pakana ng kapitbahay nila ang lahat dahil may away sila na ang ugat ay aso. Ang paghahalughog ay nagsimula sa higaan papuntang kusina hanggang sa mga kabinet. Ang resulta, negative. Ayon nga sa salitang pulis, walang nakitang baril o bala. Ngunit, pumasok pa rin yung halos na dinagdag pa namin, hindi namin alam may mga pumasok pa. So, hindi namin nakapkapan. Oo, hindi namin mga nakapkapan. Tapos yun nga, nag-starting na po siya. Yung isa po, walang gloves. Yung isa, meron. Saan sila nagsimula mo ngayon? Sa higaan po. Abang kaso ko ng bahay, hindi ka agad? Opo, higaan. Paigot po, ipaginan po yung ranking nila. Simula po sila sa pagpumasok sa bahay sa kanan. Higaan, papuntang damit tayo sa higaan. Nabago. Na-search na po nila lahat. Sabay, nagulat po. Ako, kumpiyansa po ako na wala eh. Dahil ano eh. Nagulat po ako yung nakakita doon ng baril. Lumabas po yun eh. Lumabas. Ang rason pa nga rin, pakabili ng napkin. Ayun nga Kuya Mon, sabi ni John Mark, habang naghahalughog ang mga pulis, isa sa kanila ang lumabas, bibili raw ng napkin. Nang bumalik, diretso sa cabinet at may magic na naman. Tapos yun nga, kumpiyansa ako, gumilid ako, bigilid nila ako, ayun nila ako pa ano yun. Tapos yung isang pulis na may gloves yun, yung kasama ng asawa ko sa banyo. Tapos bumalik na yung... So nagkakalgan sila sa banyo? Opo, bumalik na yung tomboy. Sorry sir. Bumesto na siya dyan sa damitang kole, tapos lumabas na yung pulis na may gloves dun sa ano. Tingnan mo nga ulit yan, gumaganon na po ma'am. Asawa ko sir. Di ba yun ano yun na kanina yan? Yung isa-isa? Tingnan daw ulit. Tapos yun ma'am, kumpiyansa kami wala kasi tinignan na nila eh. Ay, pute ko ba na? Nagulat na lang po kami. Yun, hawak-hawak na po ng tomboy yung ano. Ito, positive. Kung paniniwalaan ng mga pulis, nakumpiska nila sa bahay ni Nadalia at John Mark ang isang kalibre 38 na revolver at 6 na bala. Kuya Mon, ipakita natin ang video ng unang pagkalkal ng mga pulis sa drawer kung saan nakatago ang di umano'y kalibre 38 na handgun. Ayan, hinalughog ng mga pulis ang damitan. Inalis nila ang mga damit sa ikalawang andana mula sa ibaba. Samantala, narito ang video ng makitang di umano ang baril sa nasabing drawer. Sa videong ito, nakuha ang baril sa bahagi ng drawer na una nang ininspeksyon ng mga pulis at walang baril. Kanina wala yan, tapos pinambal. Sige na. Wait lang sir. Wait lang sir. Wait lang sir. Sir, bakit ganyan?
ganyan, sir. Huwag ganyan, sir. Huwag, sir. Wait lang, sir. Wait lang, sir. Hindi po. Sinasabi ko sa akin. O, pinakla. O, kanina, nag-ano kayo, sir. Talaga sa banyo. O, inulit-ulit. Hindi ko naman. Saka may meron mini-message kayo lang. Sir, huwag ganyan, sir. Wala akong ganyan, sir. Wait lang, sir. Wait lang, sir. Wait lang, sir. Huwag bigyan ko cellphone, sir. Mawaki, sir. Wala akong sa akin ganyan, sir. Wala. Kasabar ako sa kasama niyo yan, sir. Sir, sa kasama niyo yan, sir. Sa kasama niyo. Sir, sa kasama niyo yan, sir. Sa kasama niyo yan, sir. Wait lang, wait lang. So ngayon, sa kasama niyo yan, sir. Sa kasama niyo yan. Sir, sa kasama niyo yan. Ma! Wait lang. Ma! Wow. Sige lang pa. Kaya mo pa. Saan yung ano, kinakuha nyo? Saan nyo? Hindi yan sa amin, ha? So, hindi yan sa amin. Kanina, umano kayo. Samantala, habang pinoposasan si John Mark, may isa na namang pagtatanim na ginawa ang mga pulis. Kung ano yon, ililitaw nila sa barangay. Hindi ka na. Patas naman buwang sa inyo na ipagano'n eh. Labas ka na. Ba't kailangan nyo kaming gano'n eh, sir? Labasan sila, labas. Oo, labasan. Sir, ba't gano'n, sir? Sir, kasi pinaplanted nyo ako, sir. Pinaplanted nyo kami lahat na kayo na eh. Kaya na, kanina nag-ano ka dyan. Tapos nalabas yun kanina, hindi ka nalabas mo. Sige, wait lang. Lalabas yan. Di ka nalabas yan. Ang nagmulat po dun sa polis na isa, bago po imbis na sigasuhin na ako kasi po may evidence na eh, dapat po nun, di ba, ano na ako eh. Sabihin na nila yung nakita nila sa bahay namin, na ako, hindi po eh, ang ginawa niya, pumunto po siya din sa unang kailkala niya sa higaan namin, mayroon po siya dinugo. Narito ang aktual na kuha sa pangyayaring yan. Napawisan nga sila eh. Ano-ano ta? Si Mami, sundanin Mami. Oh, ayan na siya. Sir, di tatakbo siya. Hindi naman sa akin. Ano yung anak ko? Patingin nga ako, may pinasok ka sa bulsa mo, sir. Walang pinasok dito. Patingin ako, sir. Bakit di mo paano? Pinasok ka. May pinasok ka, sir. Sir, makakakay sa amin. Ano yung pinasok mo sa bulsa? Wala akong pinasok dito, ate. Meron, sir. Pakita mo sa akin. Ayun, sa kabila. Pakita mo, sir. Sino? Ano pinasok mo doon? Sir, ano pinasok mo doon? Ipakita mo sa akin, yung sabila. Pinasok mo doon. Ano pinasok doon, ate? Meron, bakit hindi mo papakita sa akin, sir? Pakita mo sa akin. Dinala na si John Mark sa barangay at doon inilatag ang di umano'y na kumpiskang baril at mga bala. Kinasuhan siya ng illegal possession of firearms and ammunition. Ano po yung kaparusahan ng illegal possession of firearms? Illegal possession, ito yung meron sa iyong posisyon, nahulihan ka na sa iyong posisyon o sa, na may, nagmamay-ari ka ng baril, firearms or ammunition na wala kang lisensya, wala kang permit, license to own and permit to carry. Ito, o kaya meron kang lisensya ang baril pero hindi nahuli ito sa taong hindi nakapangalan sa kanya. Ang penalty for illegal possession of firearms, depende yan kung anong klase ng weapon ang nahuli sa'yo at kung gaano karami ang makukumpiska sa akusado. Ang pinakamataas na maaaring maging penalty for illegal possession of firearms, reclusion perpetua o pagkakakulong ng 6 years and 1 day to 40 years. Pero kung ang nahuli lang naman sa'yo mga small guns, pwede ka lang makulong ng 6 years and 1 day to 12 years. So yun yung sinasabi ko na depende sa klase ng weapon or firearms at kung gaano karami ang makukumpiska sa'yo. Doon kinoconsider yon sa pagtukoy ng penalty sa illegal possession of firearms. Bakit mahilig ang mga pulis na lagyan ng ang kanilang suspect na hindi naman ng armas, ng baril o kutsilyo o droga? Ang illegal possession of firearms and ammunition ay mala prohibita. Wrong because it is prohibited. So pag mala prohibita, kagaya na lang ng illegal possession of firearms, basta lang makita sa iyong posisyon ang mga ipinagbabawal na
firearms, nang wala kang complete permit and license, guilty ka na ng illegal possession of firearms. Ibig sabihin, na-commit mo na yung crime. Ang hahanapin niyan, license to own and possess and permit to carry outside of residence. Illegal possession of firearms na yon. Basta lang mahulihan ka sa posisyon mo nun, pwede ka na agad kasuhan eh. Ano ang recourse ng isang innocent citizen na naging biktima ng planting of evidence? Pag halimbawa napagbintangan ka or nakasuhan ka ng illegal possession of firearms, para makonvicta, mahalagang mapatunayan ang nawala siyang tamang license at meron siyang intention to possess. Ang maaaring nating maging depensa dito kapag kinasuhan ka ng illegal possession of firearms ay lack of intent to possess the firearms. Sa madaling salita, kung hindi mo alam na meron kang baril in his possession or wala kang intent to possess, it contradicts the existence of the element of intent to possess, kaya hindi ka dapat ma-convict of illegal possession of firearms. Maraming salamat, Attorney Drixel. Kuya Mon, papunta kami ngayon ni Kuya Roger sa Barangay Tipas, Taguig City upang i-follow up ang sumbong sa atin ni Dalia. Hawak natin ang dokumento na nagsasabing si John Mark ay sangkot sa isang insidente ng pamamaril. Ang nakapirmang requesting officer ay si Police Staff Master Sergeant Joseph E. More, team leader na naka-assign sa Substation 5, Taguig City. Ayon sa sulat na ipinadala sa Camp Crame for gun verification, nangyari daw ang pamamaril bandang 8:30 ng gabi sa Barangay Napindan, Tipas, Taguig City. Ang tanong, meron ba talagang nangyaring barilan? Yan ang inusisa ng isumbong mo kay Tulfo, kay Police Corporal Deo Asuncion ng Taguig PNP. Wait lang, Mama. Sige po. Tignan ko lang kung merong na-error dito sa bladder namin. Sige, sir. Sige po. Ma'am, dito sa bladder namin, wala namang nakalagay na kahit anong report na gano'n. Wala pong shooting incident wala, ng February 3. Oo, negative, ma'am. Okay. Is there any chance, sir, na walang kayong record pero meron yung investigation ninyo sa headquarters? Ay, hindi ma'am. Kung may incident kasi ma'am, ibablatter namin dito. Mm-hmm. Pero yung kaso, i-turn over namin sa headquarters. Hawakan po ng investigator nila. Sinikap naming kausapin ang pulis na di umano'y siyang nakakita ng baril sa drawer ni na John Mike, pero ayaw makipag-usap. Diyan na po kaila si Police Corporal Grace. Ano po ma'am? Ano ba? Si Police Corporal Mary Grace Peralta. Apo, bali nakausap po si ma'am, si Ma'am Peralta. Sabi niya, hanggang ngayon po is wala pa pong dumarating sa kanila na patawag galing korte tungkol sa kaso na yan. Tatanong lang sana ako sa kanya. May gusto lang ako i-clarify. Pwede ba makausap siya? Kahit saglit lang? Okay, ma'am. Pero si, ma'am, si Sir Ventura, hindi na po dito nakasay. Okay. Sige po, kausapin ko na lang po, sir, si Police Corporal Peralta. Ma'am, pwede ba ka daw bang, makausap? Ma'am, ayaw pong, ayaw po ata muna makipag-ano? Mm. May ika-clarify lang sana kami. May gusto lang sana kaming itanong. Kahit saglit lang sana, may gusto lang kaming itanong sa kanya for clarification. Kahit saglit lang daw, ma'am. Ongoing pala yung online seminar daw niya, ma'am. Mm-hmm. Anong oras, kuya, or araw ako pwedeng tumawag para at least maklarify lang yung tanong? Isa lang po kasi yung tanong namin eh. Baka pwedeng masagot naman niya kahit siguro 5 minuto or 10 minuto lang. Okay, ma'am. Ayaw makipag-usap, ma'am eh. Mm-hmm. Hindi po niya kami sasagutin? Hindi nakikipag-usap, ma'am eh. Mm-hmm. Ayaw niya. Uh-huh. Nakausap namin si Police Staff Master Sergeant Joseph E. More, aplikant ng inisyong search warrant upang linawin ang dahilan ng paglakad ng search warrant sa tahanan ni JM. Regarding naman, nasa court na po yan, ma'am. So, ang tanong lang namin, sir, paano po na-identify si Joseph as isa po dun sa mga involved dun sa shooting incident? Hindi siya, ma'am. Wala kami sinasabi siya ang suspect dun sa shooting. Magkaiba, ma'am, ma'am. Magkaiba na kasi yung shooting doon sa search warrant. Magkaiba yun. Ano po yung dahilan? Bakit po nag-request tayo ng search warrant? Ma'am, sa confidential informant yan, ma'am. Informante yan. Pero yung shooting, ma'am, magkaibang kaso yun, ma'am. Yung kay Emma sa barangay
napindan itong isa, Barangay Kalsada. Mm-hmm. Magkaiba po ng kaso yan, magkaiba ng kaso. Okay. Kasi sir, nakita namin dito sa records po, ang nakalagay, the subject person was suspected for a shooting incident that transpired dito sa Napindan, Taguig City ng February 3, 2020. Wala kami sinasabing ganyan, ma'am. Magkaiba po kasi ng kaso yan, ma'am. Magkaiba po yan. Okay. Nandun po ang record sa dating opisina namin, ma'am. Nandun po ang record. Yan lang po ang initial info ko lang mabibigay. Wala po yan, wala po katotohanan. Magkaiba po ng kaso yan, ma'am. Wala kami sinasabi na ano na siya ang suspect doon sa nangyari kay Emma. Wala kami ganun sinasabi, ma'am. Krami Quezon City. Sa makatuwid, itinanggi ni More ang dahilan na nakalagay sa request letter na kanilang ipinadala sa Camp Krami for gun verification. Hindi daw ang naganap na shooting incident ang ugat nito. Dahil hindi naman daw sangkot sa nasabing shooting incident si JM. Dagdag pa niya, may nagtimbre lamang sa kanya kaya inisyuhan ito ng search warrant. Ano yung sa tingin mong dahilan bakit nasangkot yung mister mo sa binitong ng kaso? Yan lang po yung dahilan yung sa kapitbahay namin. Kasi nga po, ang alam ko lang po, doon nag-donate yung kapatid ng nakagat ng aso ng kapitbahay namin. Mm-hmm. Sa police station. Oo. Doon po na mm-hmm. So, ang nagulat nga kami, hindi naman namin sila kalala bakit mga ano sila ako na. Ang sabi ng ano, mayroon kasi daw ng grave lang ano, yung aso daw, yung ano, tapos nagpapatutok daw yung asawa ko tuwing lasing. Which is hindi pa rin. Which is hindi naman lasenggo yung asawa ko. Mas lasenggo yung ano, yung asawa ng kapitbahay namin. Saka wala kaming baril. Anong ano namin, wala nga kami pabiling anong baril pa. Diba? Yung sinasabi niya. Yun lang alam kung ano po na yung kapitbahay talaga namin na naghingi na yung pabor siguro sa kapatid niya para lang ang laki ng galit niya dun sa amin. Kuya Mon, ayon kay Rick Legaspi, investigador ng Barangay Tipas, walang blatter o report na si John Mark ay nagpaputok ng baril o nasangkot sa droga. Hindi rin nadawit sa anumang gulo ang pamilya ni Nadalia at John Mark bukod sa reklamo sa aso noong February 19, 2021. Nagtulong-tulong ang mga kamag-anak at kaibigan ni John Mark sa piyansa. Halos isang buwan siyang nakulong. Laya na siya ngayon. Sa pagtatapos ng buwan ito, baka magdesisyon na ang korte sa kanyang kaso. Ito ay ipapaalam namin sa inyo, pati ang mga kasong administratibo laban sa mga pulis. Magbabalik ang Isumbong Mo kay Tulfo. Rotten to the core, bulok hanggang sa kaloob-looban. Ganyan ba talaga ang police establishment sa Pilipinas? Ang Philippine National Police ay binubuo ng 220,000 men and women officers. Isa sa mga unang inasikaso ng presidente ay ang salary increase ng mga pulis. Ang sweldo ng pinakamababang pulis ay 29,668 pesos. Katakot-takot pa ang kanilang privileges, allowances, incentive and hazard pay, etc., etc. Pero ang marami sa kanila, parang gutom na gutom pa rin. Sabi ni Presidente Duterte noong 2017, halos 40% ng PNP ay sangkot sa mga gawaing ilegal. Kahit mas mababa pa rito ang bilang ng mga bugok na pulis, hindi dapat sabihin na ang mga sumbong sa amin ay isolated cases. One police abuse is still one too many. Sapagkat maaaring ang abuso ng pulis ay sumira sa buong buhay ng isang karaniwang tao. Paano ako magsisimula, ma'am? Kung halimbawa nilipot ako ibang lugar, hindi ko alam paano naman magsimula. Puro na lang kami simula ang ina kung saan na kami nagtilipat-lipat. Simpleng salita ng isang karaniwang tao na ang buhay ay sinira ng abuso ng pulis. To serve and protect, yan ang magiting na sumpa ng PNP. Anyari? Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo at ito ang totoo, ang orihinal na sumbungan ng bayan. Daghang salamat ug mabuhay!